grabing daming nakapile na. Nickel Babbitt kaya ito or hindi? Ito na mga madam at mga sir, panoorin na natin ito. Ito niladang Nickel Babbitt sa loob ng kuweba. Gaano kaya ito ka totoo? Kung mapapansin natin, nasa video, grabing daming nakapile na. Nickel Babbitt kaya ito or hindi? Pero dito natin makikita yan kung saan sila nag-umpisang pumasok sa kuweba. Ayan, kung mapapansin ninyo, nasa labas pa sila. Parang may lagusan dyan. Ayun, ang entrada. Siguro mataas na area ito banda dito sa paakyat na yan. Kasi ang klasing or klasing ng pagka plastada sa lugar, hindi talaga magkalayo na may mga ganitong kuweba, lalo na't mataas. Parang pader ang nasa harapan. Ayan sila mga katits, pumasok na sila. Hindi lang siguro magkalayo ang pinaglagyan ng Nickel Babbitt sa entrada. Ayun yata. Ay, sa unahan pa yata. Simula sa bungad, kalkulasyon ko nito nasa mga 20 meters pa ito. Itong nilakaran nila. Ayan, mga 25 meters na yata ito. Uy, daming batong nakakamada. Ano ba ito? Batong nakakamada or ano ito? Ayan, medyo malayo-layo na ito. Aabot na ito ng mga 25 to 30 meters papasok sa loob ng kuweba. Aba, medyo malayo pala talaga yung pinaglagyan ng mga Nickel Babbitt papasok sa mismong kuweba sa loob niya. Uy, parang hagdanan. Ay, ayan na pala. Ah, okay, padiritso lang pala. Hindi man lang sila nagdown. Drip lang diritso papasok sa loob ng kuweba sa dulo. Ito na yung bumungad. Kung mapapansin natin mga katiits, napakaraming Nickel Babbitt kung totoo man ito ay Nickel Babbitt. Subalit kung ito ay scam, nako, malaking kalokohan talaga. Pero ganun pa man, hindi yata gaano kamahalan ang kilo ng Nickel Babbitt, hindi tulad sa ginto or platinum. Pero nabibili rin ito kung may mga buyer simula sa or mula sa ibang bansa. Kasi ang pagkakalam ko nito, ang bumibili ng mga Nickel Babbitt, ibang bansa ang buyer nito mga katits, lalo na maramihan ang hinahanap nila. Pero dito sa video ito, mapapansin natin parang maayos ang pagkakamada. Nakapile talaga siya paakyat. So madidutal, dahil parang pinasandal siya ang pagkalagay, paganyan, makapal-kapal pa ito papasok sa loob. At medyo malawak-lawak ang pinaglagyan nila sa dulo ng kuweba. Kaya sa kalkulasyon ko nito, hindi ito bababa ng mga 10 tonelada siguro. Maluwag oh, kung ang lapad niya naabot ng 7 metro ang lapad niyan papunta doon sa loob, kahit mga 4 na metro lang pinaglagyan, at ang taas niya aabot ng mga 10 feet or 3 meters. Sulit ito na ano, ang bigat nito. Uy, may kalendar pa sila. Medyo matagal-tagal na ito na video, kaya lang nireview natin mga katits para malaman ng iba yung hindi pa nakakapanood. April, anong taon? Wala naman pinakitang taon. Balik natin. Wala akong napansing taon eh. Ah, 2001. Ay, 2021.
bago lang. 2023 ngayon. Dalawang taon ang nakalipas. Totoo kaya ito mga ka-teach? Kayo na lang siguro ang mag decision. Mag-comment na lang kayo sa baba kung ito man ay totoo or scam. Pero sa palagay ko, 50-50 ako mga ka-teach. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Para sa akin. Pero para sa inyo, mag-comment na lang kayo sa baba. At ang pangalawang or pangalawang video nito mga ka-teach, nasa loob ng kuweba uli. Pero ginto naman. At nandito na ang kasunod. Ibang area na naman ito at ibang grupo. Kung mapapanood natin, pumasok rin sila sa kuweba. Mga kuwebang banatan talaga pag malakihan ang deposito. Kung ito man ay totoo. Pero pag scam, yun lang mga ka-teach. Yung tipong pinipiki nila ang gold bar, nilalagay sa loob ng kuweba para ipakita sa buyer na nakakita silang or nakakita sila ng mga gold bar sa loob ng kuweba. Ngayon pupuntahan naman ng buyer, yun pala ay fake na mga gold bar, gawa-gawa lang nila, scam yun. Medyo malayo-layo din ang tinahakan niya simula sa entrada ng kuweba papunta sa loob. Hindi magkalayo rin ito ng mga 15 meters papasok. Uy, may daanan sa kabila oh. May lagusan sa kabila o may panikip at dumaan. Ayan na, pinakadulo. Hindi bababa ito ng mga 20 meters simula sa bunganga. Uy, nasa gilid lang. Pero parang hindi tinanggal itong pinakadaanan nila kung natamaan ito sa pag-treasure nila. Or ganyan na talaga ang plastada sa pagkalagay. Kung ito man ay totoo. Pero kung ito ay hindi totoo, nako, iwan ko na lang sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Ang daming gold bar oh, nakalatag oh. Anong tatak nito? Aba, Swiss bang tatak nito? Tignan natin ang pizza mga ka-teach. Dahil kalimitihan ang ganitong mga diskarte ito ng mga scammer, lalo na dyan sa Bukidnon area. Mag-ingat kayo dyan mga ka-teach. Marami akong kasamahan dyan na naisahan. Nagbibinta ng mga gold bar pero ay piki or fake gold bar. Ayun oh, ang dami pala nakakamada oh. Ano sa tingin ninyo mga ka-teach or ano sa palagay ninyo? Uy, may nickel babbit sa baba. Itong nasa sahig niya, nickel babbit ito eh. At ang ibabaw, gold bar. Pero mas marami yung nauna kanina. Gabultong nakakamada. Ito medyo ilan lang ang gold bar sa... Uy, nag-tease na sila oh. Pinataka na. Kalukuhan yata ito eh. Kasi kung totoong gold yan, kahit sino mga ka-teach, di na kailangan i-video yan. Kahit ako, ba't ko pa ba i-video at papakita sa madlang people? Hindi ko rin kailangan ibinta lahat. Maglagari lang ako dyan ng singlaki ng piso, ganito kalaki oh. Binta mo dyan sa mga gold buyer dyan sa tabi-tabi. Pag naubusan ka ng pira, binta ka na naman ng ganito. Ganito lang kalaki, puro palagi oh. Singlaki lang ng piso. Hindi mo na kailangan ibinta ng buuhan. Hindi ganun ang diskarte nun. Paunti-unti. Pero tuloy-tuloy ang pagbinta. Anong pizza ito? Uy, 2022 rin. Ano ba yun? Aba, may box pa silang nakuha oh. Ah, ito na yung scammer yata eh. Scammer ito. August, October 8, 15, 2022.
Ayan, kayo nang bahalang maghusga mga katits or mag-comment na lang kayo sa baba kung ito man ay fake or totoo. Maraming salamat sa panonood mga katits and God bless sa inyong lahat.